Malapit na naman pong dumating ang Kapaskuhan na tila ba talaga napakabilis ng panahon? Naihanda na po ba natin ang ating mga dapat ihanda? O baka marami pang nakalimutan? Nako po, tunay pong tuwing dumarating ang Kapaskuhan, ay napakaraming mga bagay na kailangan nating alalahanin. Ano po? Kapag may nakalimutan tayo, maaari itong maging cause ng isang pilay o kaya isang problema. Kaya, i-imagine na lang po natin, kunyari, magluluto tayo ng spaghetti. Kaso nakalimutan natin bumili ng pasta. O kaya lang, gagawa tayo ng buko salad. Kaso wala pa lang tayo nabiling gatas. Hala, nakalimutan pa kung ano yung pinaka-importanting part o yung piece doon sa gagawin. Na-experience nyo na rin po ba yun? Kunyari, mamimili kayo. Yung bago kayo umalis, alam nyo lahat. Lalo na yung mga special ingredients. Kaso pag-uwi nyo, yun pa yung nakalimutan, yun pa yung wala. Yung iba nga ay nakalot pa pero limot pa rin. Kaya po, kung minsan hindi rin naman po natin masisisi yung sarili natin o yung iba. Dahil siguro sa sobrang dami nang iniisip, kaya nawawala na sa isipan, sa sobrang daming ginagawa, masyado na naguguluhan yung ating mga isipan at saka yung ating mga puso. Kaya nakakalimutan natin kung ano yung mas mahalaga. Kaya nga po, napakahalaga talaga na may mga tagapagpaalala upang mapaalalahanan muli ang mga nakalimutan ng puso at isipan. Baka dahil sobrang daming iniisip natin at ginagawa, nakalimutan na rin natin yung pinaka-important part ng Christmas. At ito yung Christ na pinili tayo. Kaya naman, bago po natin makalimutan ng lahat, I have here two meaningful Christmas reminder na baka nakakalimutan natin o hindi na natin napapahalagahan. Dalawa na lang po muna para hindi natin makalimutan. At nawa, hindi po talaga natin makalimutan. Kasi po, baka sa sobrang daming iisip na natin ngayon magpapasko, sa sobrang daming aalalahanin na bibigyan ng kung ano-ano, sobrang daming ginagawa, nakakalimutan na rin natin yung pinaka-important part ng Christmas, ang Christ. Ang Christ was ng Pasko. Kaya po bago po natin makalimutan ng lahat, I have here the two meaningful Christmas reminder na baka na kailangan ipaalala sa bawat isa. At ito po ang dapat hindi natin makalimutan. Two meaningful Christmas reminder from our text, John 3:16 or 1:3. Isa sa is. Ang sabi po dito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bago po tayo magkalimot, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Tayo po'y pumukit. Ama namin Diyos, tunay po na nagpapasalamat po kami sa oras, sa gabi na ito, na muli po ay sa'yo po ang magpapaalaala sa amin ng mga bagay na napaka-importante, lalo na po ngayon na ipagdiriwan namin ang nalalapit na Kapaskuhan. Tunay po, Lord, na marami po ang nilalaman ng aming mga isipan ngayon, lalo na po sa mga magulang, Panginoon, na maraming isipin, maraming gawain, at sa bawat isa rin po, Panginoon, na may kanya-kanyang mga dalahin. Kaya po, Lord, huwag na huwag niyo pong hahayaan na makalimutan po namin ang kung ano yung tunay na napakahalaga. Kaya nga po, patuloy kami paalalahanan sa gabi ito. Patuloy kami, Panginoon, na mas unahin namin at mas pahalagahan namin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Maraming salamat po. Tunay po na samahan po kami at hindi po namin malimutan ang mensahe mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe sa gabi ito is The Giver and the Receiver. Alam naman natin po na kapag magpapasko, abalang-abala na po tayo, abalang-abala na sa bigay ng mga regalo. Sa pagtanggap ng regalo, maraming nagigib at maraming din nagtitik. Kasi po, ito po yung other way natin ng giving appreciation, affection, thanksgiving, at paparanas ng pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay.
Ayon po sa naating nakaugalian, ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus sa araw ng Pasko, ang panahon na dumating at ibinigay sa atin ang best na regalo, ang Panginoong Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang mahalagang pangyayari ng Pasko, ang dumating ang Kristo dito sa mundo. At dahil muli na namang sasapit ang Pasko, muli pang paalalahanan tayo ng salita ng Diyos kung gaano at ano ang kahalagahan nito. The two meaningful Christmas reminder. Ang una po, the God who loved the world. Ang Diyos na nagmahal sa sangkatauhan. Ayon nga po sa ating text, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yung pong sinasabi nitong sangkatauhan, meron po ako ditong Greek word from the Greek word cosmos, ibig sabihin po universe o yung world. The world means all the people without distinction. Wala pong pinipili. Ibig sabihin po, lahat po tayo na nandito sa mundo ay minahal ng Diyos. At the death of Christ on the cross ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi ganoon na rin po sa ating mga Hintil. Ang mundo po ay nare-represent sa simple humanity at hindi talaga worthy sa pamamahal ng Diyos. At kung tayo'y apart sa pamamahal ng Diyos, the world stands under God's condemnation. Pero dahil mahal ng Diyos ang mundo, ang sangkatauhan, ang humanity, handa niyang ibigay ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. Sino ba itong si Jesus Christ? Ito yung the most precious and beloved person to Him. For the sake of the world, for the sake of human, kaya niya ipagkaloob ito sa ating lahat. Ipinaranas niya ang una sa ating mga tao, sa human, ang kanyang habag. Hindi lang siya basta naawa na walang ginawa, kundi kinahabagan niya tayong mga tao. Habang na undeserved favor from God, getting what you don't deserve. Dahil sa ating mga ginagawa, mga hindi magaganda, at sa ating likas na pagiging masama at makasalanan, nasasaktan natin ang Diyos. At dahil doon, dapat lang na tayo ay maparusahan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng isang regalo upang tayo hindi maparusahan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito po yung sinasabi sa Ephesians 2, verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and this is not from you, it is a gift of God." Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. Ang grace, ang habag ng Diyos ay hindi na-earned. It is something that is freely given. Kinahabagan tayo ng Diyos, kinahabagan ng Diyos ang sangkatauhan. At pangalawa po, the God who loved the world, the God who loved the human, siya na po yung umako ng kasalanan para sa sangkatauhan. Ang sabi po sa Romans 5 verse 8, "But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners." Kahit tayo naman ang gumawa ng kasalanan, tayo ang nagkasala sa Diyos, at dahil dito tayo naging kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, ngunit ang Diyos ang umako at tabay ng ating kasalanan para sa atin, kahit never siya nagkasala kailanman. Ang sabi po sa 1 Peter 3 verse 18, "Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit." Hindi siya nagkasala kailanman. Upang maging kapatid tayo muli ng Diyos, siya na ang umako ng kasalanan at nagbayad nito para sa atin. Kahit never naman siyang nagkasala at hindi gumawa ng kasalanan kailanman. Ang sabi po sa 2 Korinto 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuri ng makasalanan upang sa pag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.
At sa unang Juan 3:5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pauwiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Dahil sa pagbabayad niya sa ating kasalanan, siya ang napako sa krus na dapat ay para sa atin. At alam niyo ba, the crucifixion is one of the worst punishment in history. Crucifixion was considered one of the most brutal and humiliating modes of death. Ngunit kahit siya ay napahiya, siya ay nasaktan, ginawa niya pa rin ito hanggang sa huli, kahit alam niyang masakit at mahirap. Siya na po ang umako ng kasalanan para sa atin, para tayo maging kabatid muli ng ating Diyos. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga human, sa mundo, sa sangkatauhan. At ang pangatlo po, siya na po yung gumawa ng paraan upang maligtas at hindi tayo maparusahan. Dapat maparusahan talaga tayo dahil nga sa ating mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi po yan sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." At ito pa po ang sabi sa Juan 3:17-18, "Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulan ng parusang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak." Alam niyo po, ang nais naman talaga ng Diyos ay makasama niya tayong lahat na kanyang mga nilikha kasama sa piling niya. Ngunit syempre, hindi pwedeng nandun yung mga hindi niya kabate. Sino nga ba yung hindi niya kabate? Yun yung hindi tumanggap at sumampalataya sa anak, sa Panginoong Hesukristo na pumarito upang iligtas at inisin ang mga kasalanan. Sa gayon, magiging kabatid na tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan at kakayanan ng Diyos na mamili, magdesisyon. Sapagkat hindi niya nais na tayo parang robot lamang na walang sariling desisyon. Kaya naman, hindi na po natin masisisi ang Diyos kapag napahamak tayo, hindi po ba? Kasi tayo po ang nagdesisyon at pumilihan sa ating sarili. Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ngunit, eto nga po, ang nais ng Diyos ay hindi nga po tayo magpahamak, kundi maligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa kalangitan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak. At ano ba po? The God who loved the world, the God who loved the human, the God who loved the sangkatauhan, ay siyang naging ang nag-iisang kabayaran o atonement. Sabi po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahan loob. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, ang bunga ng kasalanan ay pagkawala sa Diyos. Dahil kailangan ang kapatawaran upang magkasundo ang tao at ang Diyos, kailangan ang paghahandog. Sapagkat sabi po, walang kapatawaran kung walang pagbubugo ng dugo. Ito po yung sinabi sa Hebreo 9:22 ayon sa kautusan. Halos lahat ng bagay ay nilihis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kundi sa pamamagitan lamang ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng kordero walang tumis
At kapintasan, ito po sinabi sa 1 Pedro 1 verse 19. At sa Colossus 1:20, sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay pagkasundo sa Kanya, nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. It is blood that washes away the sin. Kaya nga po, sabi niya, ang tanging kabayaran lamang ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa Mateo 26:38, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Colossians 1:22, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay mahirap niya kayong banal, walang kapintasan at walang tumis. Ang nag-iisang kabayaran ng ating kasalanan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang inialay para sa atin dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan. At ang huli po, the God who loved the world, the God who loved the human, ang siyang nagsakripisyo ang kaisa-isang anak. Nagsakripisyo ang kaisa-isang anak na si Jesus. Sobrang importante ng sanglibutan sa Diyos na maging ang kanyang kaisa-isang anak. Yung napakahalaga sa kanya ay ibinigay niya pa para sa atin. Isang pinaka-the best, valuable para sa kanya. Bakit hindi na lang isa sa mga anghel, di ba, ang kanyang ibinigay para sa atin? Pero hindi yun ang ginawa, kundi ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesus. At ang ating Panginoong Jesus, He willingly offered Himself. Kasi sabi po sa Philippians 2, verse 6-8, kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang panatiling kabantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya binitawan ang pagiging kabantay ng Diyos at namuhay na isang maalipin. Ipinangalak siya bilang tao at siya'y naging at nang siya'y maging tao, nagpakubaba siya at nagipasunurin hanggang kamatayan. Oo, maging ito man ay kamatayan sa krus. Siya po ang nagsakripisyo ng kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Jesucristo na siya kahit kapantay ng Diyos ay hindi pinili, pinagpilit ang mga diling kapantay, kundi mas pinili niya na maipanganak, makapunta dito sa mundo natin para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Unang Juan 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito po ang Diyos na umibig ng mundo, na umibig sa ating mga tao, sa ating mga humans. Nagpadama ng kanyang habag sa tao, na siyang umako ng kasalanan ng mga tao, na siyang gumawa ng paraan upang maligtas at hindi mapahamak ang mga tao. Ang siya rin naging dugong kabayaran ng kasalanan ng tao at ang siyang nag-iisang anak na nag-alay ng buhay bumaba sa kalangitan, nagkatawang tao para sa ating mga tao. Ganito po kamahal ng Diyos ang sangkatauhan. Ganito po kamahal ng ating Panginoong Jesus. And now, the second meaningful Christmas reminder. Kung ang una po ay the God who loved the world, ang pangalawa naman po, the love of God to the world. The agape love of God. The unconditional love of God to the world. Maraming po, lagi na ito natin narinig. Alam na po natin ito. Ang
pag-ibig na tanging ang Diyos at nagbigay sa atin sapagkat ang pag-ibig niya ay tunay na pagmamahal na siyang talagang nakagawa at napatunayan na. The love of God to the world is very authentic. Authentic love. Ibig pong sabihin, ito ay real. Ito ay tunay, genuine, at hindi counterfeit o peke, hindi huwag. Maraming pagmamahal na ngayon ay huwag. Ngunit, makatitiyakang ang pagmamahal ng Diyos ay tunay. Hindi siya yung tipong puro pangako lamang na napapako. Hindi siya yung basta hangin lang na pagmamahal. Kundi isang tunay na pagmamahal, authentic na ibinigay ng Diyos sa katauhan. Paano po natin nasabi? Sabi po sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, that someone lays down his life for his friend. At ayon nga po sa ating text, for God so loved the world that He gave His only Son. In other words, true love is always sacrificial, selfless, merciful, compassionate, sympathetic, kind, and patient. True love is selfless love that is sacrificial and not based upon circumstances or situation. Sabi po, God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pala po tayo, minahal na tayo ng Diyos. At pinatunayan niya po yan nang siya'y namatay para sa atin. Isang pag-ibig na kayang mag-alay at magsakripisyo, pag-ibig na hindi makasarili, pag-ibig na kayang magpatawad ng kahit anumang kasalanan, ito ang pag-ibig ng Diyos na hindi ka paasahin kundi pinatutunayan niya talagang tunay at totoo, isang authentic na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ipinadama at ipinapadama noon, ngayon, at magpakailanman. Ano ba po? The love of God to the world is a generous love. Masaganang pagmamahal na hindi nauubos, hindi nalalaos, hindi nalalamig, hindi nang-iiwan, at hindi rin napapagod. Sapagkat sabi po sa Awit 36 verse 5, ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan. At ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Sa English po, your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Hindi po siya katulad ng tao na maaaring generous one day and sa susunod ay hindi na. Yung okay kayo ngayon tapos mag-break na kayo sa susunod na mga panahon. Hindi po. Hindi panandalian lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga, ito'y wagas at walang hanggan. Sapagkat sabi po, sa Psalms 86 verse 15, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Napakamahabagi ng pagmamahal ng Diyos. May second chance, may third chance, may fourth, may fifth, may sixth. Sobrang daming chances na ibinibigay niya sa atin. Hindi niya tayo binibitawan at sinisukuan. Mahabagin siya, mabait siyang Diyos, at siya ay slow to anger na Diyos. Na Diyos, ganun ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi pa nandalian lamang. Sapagkat sabi niya, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have grown you with unfailing kindness. Napaka-generous po ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At ano ba po? The love of God to the world is an amazing love. Sobra pong kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. He knows exactly what we are but loves us anyway. Pag-ibig na tinanggap tayo maging sino ka man o ano ka man, walang status na kailangan, may yaman, may kaya, may trabaho, may naipundar. Wala din standards, anong natapos mo, anong itsura mo, maganda ka ba, katangtaman lang, matangkad ka ba, walang ganun.
kahit anong haman. Mahal ka ng Diyos. It is unconditional, unchanging. Ang eternal love na binuhos ng Diyos sa sangkatauhan, is very amazing. Ang sabi nga po dito sa atin, napaka-unconditional ang love ng Lord na kaya niyang ibigay ang kanyang anak bilang kabayaran. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. That He laid down one's life for her friends. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. Ganun po yung pamamahal. Napaka-amazing po ang pamamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos na napakakahanga-hanga, napaka-selfless, hindi nakabase sa mga pangyayari, kalagayan, o posisyon. Ang sabi pa nga po sa Isaiah 54:10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Sabi ng Diyos, kahit ano pa mang mangyari, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi matitigan. Ganyan po ka-amazing ang pagmamahal ng Diyos. Hindi natitigan. Hindi masishaken. At hindi mabibreak ni naman. And the last po, hindi pa po pala, pangalawa po sa last. The love of God to the world is a pure love. Purong pagmamahal, kahit tayo may mga kapintasan at kakulangan, puro ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, kahit alam niya, hindi lahat ay magmamahal sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi natin siya minahal pa nung una. Minamahal pa rin tayo ng Diyos kahit palagi natin siya nasasaktan. He loves you beyond your comprehension and understanding. Mahal na mahal tayo ng Diyos, sigit pa sa inaakala natin at sa iniisip natin. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin. Tayo makasalanan pa. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Hindi pa tayo, hindi pa natin siya kinikilala, minahal na tayo ng Diyos. Kahit makasalanan tayo, pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa lahat. God loves us so much that He offers us salvation, a second chance at life na kahit ano pa yung ating mga nakaraan. Puro pagmamahal na pinatunayan. Puro pagmamahal na may tunay na pakailam sa atin at tunay na nag-aalala sa atin. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Kahit na nakakalimutan natin siya at palaging nasasabihan natin na busy tayo at walang time, tinutulungan niya pa rin tayo at always ang pinagpapanan. Ito ang purong pagmamahal ng Diyos sa atin, purong pagmamahal na walang katapon-tapon at lumalabis pa nga. Kasi sabi niya sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Siya ay may pag-aalala, siya ay may care para sa atin. Ganyan na tayo mamahal, tunay siyang nag-aalala, tunay siyang may pakialam sa atin sapagkat ang pamamahal niya ay tunay at puro, walang tapon, labis-labis pa nga. At ito ko yung panghuli, the extravagant love of God to the world. Labis, exceeding, going beyond what is deserved. Sobra-sobra pa sa deserve natin ang pagmamahal ang pinagkaloob niya sa atin. Kung yung iba, kulang-kulang magbigay ng pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay extravagant sa atin. Exceeding lavish. God loves you with an extravagant, lavish love that can never be taken away. It's beyond our comprehension. He loves you on your good days and in your bad days. He loves you when it's raining and when the sun is shining.
He loved us every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every second, every minute, every hour, days, and nights. Hindi lang isang araw, segundo pa. Diba? Sabi nga sa Psalms 108 verse 4, your love is so extravagant, it reaches higher than the heavens. Your faithfulness is so astonishing, it stretches to the sky. Napaka-extravagant po ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat, sabi po sa Romans 8:38 at 39 pa, sapagkat matitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit kamatayan o buhay, ang mga anghel o ang mga pamumuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kaliliman o kalimang nilala ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ng Diyos, kahit ano pa bang mangyari, walang makapag-iwalay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang makakapag-break ng love niya sa atin. Well, may forever kay Lord. And this is the second meaningful Christmas reminder sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. The agape love, the unconditional love, a sacrificial love, a love that is authentic, the love that is very generous, the amazing love of God, the pure love of God, and the extravagant love of God sa atin. And nawa ma-realize natin kung gaano tayo ka-special sa Diyos at minahal at patuloy na minamahal ng Diyos. May Diyos na nag-assure sa atin na kasama natin siya in every step of our way, kaya hindi tayo mag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa atin na siyang tutulong sa atin at kaagapin natin. May Diyos na may alam ng lahat at may mabuting plano sa buhay at may control sa mga pangyayari ng ating buhay. Tandaan natin, tandaan mo, nakasali ka, isa ka doon sa sangkatauhan na inibig ng Diyos. Isa ka, isa tayo sa mga dahilan kung bakit naparito siya sa mundo. At maraming tao ang alam ng pagmamahal ng Diyos na ito. Maraming mga tao may alam ng pamamahal ng Diyos. Maraming mga tao ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos. At marami din mga tao ang nakakaalam ng ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan. Ngunit ano? Lahat ba ay kumilala, naglingkod at tumanggap sa Diyos? Yung iba, patuloy pa rin sa pagpapanala sa agos ng buhay dito sa mundo. Dahil alam lang nila ang ginawa ng Diyos. Ngunit marahil hindi pa nila tunay na kilala ang Diyos. Hindi pa marahil pumapasok sa puso nila, nasa isipan lang. Kaya masabi, eh baka nasa muso pa lang. Kaya naman ito po yung paalala, hindi lang dapat alam mo, kundi dapat damhin mo. Hindi mo lang dapat malaman, kundi dapat maramdaman mo rin na mahal ka ng Diyos. At syempre, dahil alam mo na mahal ka ng Diyos, mag-response ka naman. Nawa ay muli nating alalahanin at damhin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin na siyang nag-alay at ibinigay ang buhay para sa atin. Baka mamaya ay nalalamig na pala yung pagmamahal mo sa Kanya. Kasing labing unang panahon sa Louisiana. O baka naman dahil na rin sa dami ng isipin, gawain, at mga priorities, nakakalimutan na rin ang pinakamahalagang part ng buhay Kristiyano. Baka mamaya nagdiriwang na lang tayo, pero hindi na pala natin nararamdaman ang diwang ng Pasko. Natatalo na tayo ng mga isipin, ng mga alalahanin, ng mga bayaran, ng mga responsibilidad, mga gawain tungkulin. Nakakalimutan mo na siya din na ikaw din ay mahal na mahal ng Diyos. Hindi ka lang na ginawa dyan sa gawain na yan para gumawa. Ikaw ay mahal ng Diyos.
Sapat at pantay-pantay ang pamamahal ng Diyos sa bawat isa. Sabi nga, ay lapis ka man. Naglilingkod ka man o nakikinig, may title ka man o wala, kilala ka man or nobody ka man, tagapakinig ka man o tagapagturo, tandaan mo and remind yourself that you are special, you are fearfully and wonderfully made by God and God loves you so much. God loves you also. God loves us so much. God loves us so much. The God who loved the world, the God who loved the human na nagbigay ng habag, na umako ng kasalanan natin upang tayo ay maligtas at hindi maparusahan, ang siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan, ang kanyang tubo na siyang nabubo para sa atin, at ang kaisa-isang anak na bumaba sa lupa para sa ating lahat. Ito yung pagmamahal ng Diyos sa mundo. At ang agape love ng Diyos sa mundo ay isang pagmamahal na tunay, isang authentic, isang generous na pagmamahal, isang amazing na pagmamahal, isang purong pagmamahal at extravagant na pagmamahal. At ito po yung dalawang meaningful Christmas reminder sa atin ngayong gabi. At bago po ako matapos, may katanungan lang po ako gustong iwan sa bawat isa. Ngayon po, alam natin kung gaano tayo kahalaga at kamahal ng Diyos. Ang tanong po, at ang sagot, ay sagutin niyo po sa inyong sarili. Ano ang iyong maitutugon? Yun lamang po. At maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat.